So hello mga boss, welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video po mga boss is meron po akong panibagong isi-share po sa inyo na isa po siyang item po mga boss na kung saan is masisecured po yung ating mga funds po dito. So ito pong si Decent Biometric Wallet po mga boss. So si Decent is the most easy and safe hardware wallet po mga boss. So meaning mas lalong masecured po yung ating mga funds kung gagamitin po natin si Decent Wallet po mga boss, kasi nagpo-provide po sila ng biometric wallet na mahirap po pasukan po mga boss. So i-recommend ko po si Decent kasi napaka-secured po yung ating mga funds po dito po mga boss. So sasamahan nyo po ko dito, i-unboxing po natin siya. So tuturuan ko po din kayo kung paano po siya i-set up sa ating cellphone po mga boss. So sa mga nagtatanong kung magkano po yung presyo niya po dito, so sasabihin ko po or papakita ko po sa inyo sa dulo ng video na ito. So make sure na papanoorin niyo po yung video natin ngayon hanggang dulo po mga boss. So mga boss, ayan, open na po natin yung ating box na Decent. Ayan, so meron po tayo dito ang pa-welcome card sa ating Decent. Then sa likod naman is yung step by step on initial setup po mga boss. Then ito din po yung ating product warranty, Decent component. Then sa likod is yung product specifications. So ito po yung ating mga specs ng ating product po, which is si Decent Biometric Wallet po mga boss. So meron po tayo ditong dalawang recovery sheet po dito. So dito po natin ilalagay yung ating recovery seed. Ayan, so sulat po natin dyan yung binigay ni Biometric Wallet po mga boss. So bali ito na po yung ating product or biometric wallet po mga boss. Napakaganda, sealed pa po siya at may kasamang USB cord po mga boss. So yan lang po. So mga boss, ayan, isi-setup na po natin itong ating biometric wallet. So, bali, tanggalin na po natin itong plastic na ito. So, ayan. So, ito po yung ating biometric wallet po dito po, mga boss. So, ito po yung ating screen, yung ating power button. So, nasa right side niya po. So, ito po yung ating USB port. Ayan. So, ito po yung ating USB port po dito. So, yung ating four navigation button, which is up and down, then okay. Then, dito is back po siya. Then, ito po yung ating fingerprint po dito po mga boss. So, bali, dito po natin siya ilalagay, yung ating fingerprint po dito. So, bali, i-on na po natin siya mga boss. So, long press na po natin siya ng 3 seconds. Ayan. So, antayin po natin na on po siya. So, ayan na po siya mga boss. Na-on na po siya. May Decent. So, dito, isi-select lang po natin yung ating English po dito po mga boss. Ayan. Click lang po natin itong OK. English po yung ating isi-set up. So, dito, meron po tayong papipilian po dito, create wallet or recover wallet po, mga boss. So, mapipilian po natin dito is yung ating create wallet. So, click lang po natin itong OK. Then, dito is mag-enter a new PIN na po tayo dito po, mga boss. So, bali, 8 PIN po yung ating isi-set up po dito po, mga boss. So, para po makapag-pick ng number, click lang po natin itong button up for mamili ng number. So, kung hindi po yung number niya, so, down lang po natin siya para po bumalik. Then, isi-setup lang po natin yung ating PIN po, mga boss. So, setup lang po natin siya. So, pag-setup po natin dito po, mga boss, i-enroll lang po natin yung ating fingerprint. So, press lang po natin dito sa may gitna. Ayan. So, hanggang ma-100% po siya, mga boss.
Ayan, so ganun lang po yung ating gagawin para po mag-setup po siya. Ayan. So, processin na po siya mga boss. Bali, na-install po natin yung ating fingerprint po dito. So, verify finger lang po tayo dito. Ayan. So, device is secured. So, warning, recovery seed is back up your private key and must be kept safe. So, pag na understand nyo na po, so, bali dito po natin siya ilalagay yung ating your personal recovery seed po mga boss. So, dito po natin siya isusulat. So, para po pag nawala po yung ating password, so pwede po natin gamitin yung ating recovery seed para po ma-recover po natin yung ating account. So, lalagay ko lang po dito yung aking recovery seed. So, mga boss, pagkatapos nyo po isulat lahat na mga recovery seed nyo po, is kailangan nyo po siyang i-input. So, nasuccess na po ako dito po, mga boss. So, dito is meron po tayo pagpipilian, account or settings. So, bali punta po tayo dito sa ating cellphone. So, install po natin yung ating decent wallet sa ating Google Play Store po, mga boss. Ayan, so, download nyo lang po yan. So, ito na po yung kalabasan po dito po, mga boss. So, bali dito sa ating biometric wallet, click lang po natin itong settings. So, since wala po tayong account po dito sa ating application, so, kailangan muna natin gagawa ng ating account. So, bali dito, ang ating gagawin is click lang po natin itong settings. Then, click lang po natin itong Bluetooth po, mga boss. So, mamili na po tayo dito, Android or iOS. So, depende po yung ginagamit nyo po na cellphone po, mga boss. So, yung ginagamit ko po dito is Android. Click ko lang po itong Android. So, makikita nyo po dito, meron po tayo dito ang number. So, i-connect lang po natin siya sa ating Bluetooth po, mga boss. So, open lang po natin yung ating Bluetooth po, mga boss. Ayan, click lang po natin itong Bluetooth. Ayan, so, hanapin. So, malalaman po natin siya once na makonect po mga boss kasi meron po siyang blue po dito sa may taas. So, hanapin lang po natin yung ating decent wallet po dito. So, ito po siya mga boss. Lagay lang po natin yung ating number po dito sa ating device. Ayan. So, 13246. So, connected na po siya mga boss. Dito sa ating decent. So, back lang po natin to. So, balik po sila po tayo dito sa ating application. So, dito, sa ating application po, mga boss, is meron po siyang securely protect your cryptocurrencies with decent wallet. So, ayan. So, pwede po natin to basahin. Easily access and use DeFi NFT services. Then, marketing payments is easy and fast with decent po, mga boss. So, ayan. So, have you used decent wallet? So, no, I am new user lang po tayo dito po, mga boss. Ayan. So, dito, ang pipiliin po dito na decent wallet type is biometric hardware wallet po, mga boss. Click lang po natin yan. Then, magsiset lang po tayo dito ng ating password po, mga boss. So, dito, would you like to use biometric authentication? Enable lang po natin ito, mga boss. Ayan. So, na-enable na po natin yung ating biometric wallet. So, antayin lang po tayo dito po mga boss. So, dito po mga boss, nakinik na po natin siya. So, malag po siya mga boss. So, dito, balik-click lang po natin tong add account. Ayan, click lang po natin yan mga boss. Then dito is mamili po tayo kung ano po yung cryptocurrency na gusto po natin i-add. So meron po tayo ditong Bitcoin, Ethereum, XRPL, ayan, so Litecoin, Dash. So marami po sila dito ang mga cryptocurrencies po mga boss. So for example, ito pong BTC, click lang po natin yan. Then dito is ilalagay po natin for example yung ating pangalan lang, BTC, lagyan nyo po ng slash, then BossJem. Then, pagkatapos nyan, click lang po natin to create. Ayan. So, wait lang po natin siya. Naglo-loading po siya dito po, mga boss. Ayan. So, naglo-loading po siya. So, bali dito, na-add na po natin yung ating BTC po dito po, mga boss. Ayan. So, kung gusto pa po natin i-add yung iba. So, for example, dito po sa ating XRP. Ayan. So, lagay po natin XRP slash BossJem. So, ganun lang po. Ayan.
So, retrieving address info na po tayo dito. So, balayantay na lang po natin siya na mag-loading. So, balayanada po natin yung ating mga address po dito po, mga boss. Ayan. So, XRP, L, and Bitcoin. So, bali na setup na po natin siya, mga boss. So, ito na po yung ating mga funds po dito. Nalagyan na po natin siya dito. So, bali, pwede po tayo dito makapag-exchange. Ayan. So, dito, pwede po tayo makapag-exchange dito sa ating decent wallet po, mga boss. Ayan. So, makikita po natin dito. Exchange cryptocurrencies instantly po, mga boss. So, account must be created in advance for exchange to take place. So, click the search button below to select the account you wish to proceed. So, dito naman sa ating swap, pwede po tayong makapag-swap po dito po, mga boss. So, dito, we can swap by dito sa ating mga main network, Ethereum, Polygon, BC, Phantom, Arbitrum, then Clay TN po, mga boss. So, pwede din tayo makapag-buy ng ating cryptocurrency. Ayan, so, pwede po tayo makapag-buy po dito po, mga boss. So, dito, sa pagbili ng ating crypto, is pwede po tayo dito sa MoonPay and Simplex po, mga boss. So, dito lang po tayo bibili ng ating mga cryptocurrency. So, dito sa ating manager, switch to decent wallet mode. So, ayan, pwede po natin yan i-switch. Ayan. So, biometric wallet, yan po yating ginamit para dito po siya, mga boss. Ayan po siya. So, makikita po natin dito sa ating biometric wallet po, mga boss, na decent. So, nakikita na po natin yung ating Bitcoin and XRPL. So, dito po, mga boss. So, dito na po siya nalagay. So, kung gusto natin maglagay ng balance, dito na po tayo, mga boss. Ayan, so secure na po yung ating funds po dito. Ayan, so pwede po tayo mag-explore sa kanyang application po, mga boss. So kung gusto nyo po mag-explore sa kanyang application, pwede po kayo mag-explore po dito. Ayan, so isasuggest ko po dito si decent wallet po, mga boss, kasi napaka-secure niya po. Kasi hardware wallet na po siya. It means nandito po, hawak po natin yung ating biometric wallet. So napaka-secure niya po. Yung ating mga funds, pwede po natin transfer po dito. So, balik, wala na po tayong dapat i-explore po dito po, mga boss. Ayan, so kung meron po kayong explore po dito sa kanyang application, explore nyo lang po siya. So, balik, mag-proceed na po tayo sa ating presyo ng ating biometric wallet po ngayon. So, mga boss, sa mga natatanong, yung magkano nga ba yung ating biometric wallet po, mga boss. So, magkakalaga po siya ng $129. So, bali, ilalagay ko lang po yung link dito sa ating description box. Dito po sa ating package ng isa at dito po sa pangalawa. So, dalawang package po yan. Then dito, $129 po, mga boss, yung ating biometric wallet po ngayon. Kung isa lang po yung bibili nyo po dito. So, bali, nag-discount po siya, mga boss. So, $159 po yan into $129. So, malaki po yung discount na makukuha nyo po dito. Once na naklik nyo na po yung aking link, nalagay ko po dyan sa ating description box. So, $129, so nasa 700,000 pesos po yan into Philippine peso po, mga boss. So, dito naman po tayo sa ating package ng 2x package na ating biometric wallet. So, yung kanyang pinaka-original price is $318 po, mga boss. So, nag-discount po siya. Naging $219 na lang po siya, mga boss. So, kung dalawa po yung bibili nyo po dito, malaking save nyo po dyan po, mga boss. So, lalagay ko din po yung link nito sa ating description box. So, $219 convert po natin yan into Philippine peso. So, 12,000 na po yung dalawang biometric wallet po, mga boss, into Philippine peso. So, kung gusto niyo po bumili, nasa description box lang po yung link nito, mga boss. So, buy it now. So, pagka-buy niyo po, lagay niyo lang po yung ating email, yung ating contact information, shipping address, country, first name, last name, address, postal code, lahat-lahat po, mga boss. So, kung gusto niyo po bumili, dito lang po kayo, mga boss. So, bali, dito lang po tayo magre-review sa ating araw ngayon. So, bali, I hope mayroon po kayo natutunan sa ating video po ngayon. So, isasuggest ko po talaga si Decent Wallet kasi napaka-ganda niya po, napaka-secure po yung ating funds.
So, bali, dito na lang po tayo magre-review sa ating araw ngayon. Bali, salamat po sa inyong panonood. Keep safe and God bless po sa inyo mga boss. Peace out.